Halos lahat ng tao ay naghahanap ng trabaho para sa kani-kanilang mga pangangailangan. Naghahanap tayo ng trabaho at kapag nakahanap at nakapasok na, pilit nating pinag-uhusayan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ka mawawala ng kontrabida sa iyong pinagtatrabahuan. May mga ilang katrabaho mo may iingit sa iyo at maninira. Kung maikli ang pasensya mo, ay baka mapatulan mo pa na maaaring maging dahilan pa ng pagkatanggal mo sa iyong trabaho na halos magmakaawa ka na matanggap lang. Hindi natin sila maiiwasan dahil hindi sila mawawala sa paligid. Kasama na yan sa ecosystem of hemoglobinitis. Di mawawala mangungutya, maninira, maiinggit, at higit sa lahat ang mga magsisipsip. Madaming uri ng mga makakatrabaho mo ang hindi mo maiintindihan, at ito ay ating iisa-isahin. Sapsap. Sila yung mga katrabaho na palingharap pagkasama kanila. Lagi siyang may hatid na chismis. Pero pag wala siya sa tabi mo, ikaw na ang ichinichismis. Wala silang kakampi o kalaban. Sadya lang ugali nila yon ang maging storyteller. Kaso lahat ng kwento nila, likhang isip lang o naririnig lamang. Masaya na siyang pagtawanan ng mga gawa-gawa niyang kwento. Kaya nga sapsap eh, sarap sa pakin. Pabebe, ito naman kahit saan makikita mo. Pero iba sa trabaho, sila yung tipong kahit di pinagagawa, gagawin nila mapansin lang. Walang masama sa mga uri nila dahil hindi sila nagsisipsip. Nagpapabebe lang. Pero walang sinisiraan. Sila yung isa sa mortal na kalaban ng mga sipsip at mga maalamat na dungol. Dungol. Mga maalamat sila. Kadalasan sa mga probisyonary na trabahador mo makikita mga uri nito. Mga feeling boss sila. Utos dito, utos doon. Kadalasan mababaho ang hininga ng mga dungol na ito. Mahirap silang kalaban dahil madali nilang nauuto ang mga boss. Dahil may talento naman talaga sila. Ang problema, lumaki lang ang mga ulo. Sila ang pinaka-balancing trabahador sa lahat. 20% sapsap, 20% sipsip, 30% pabebe, 30% tukmol. Sipsip. Ito mga kanino ang makikita mo kung saan-saan lang. Wala silang alam gawin kundi magsumbong at magpauto sa mga boss nila. Wala silang pakialam kung kumpare, katropa o kaibigan kanila. Sisiraan kanila to the max dahil sakit na nila yun. Ang masama ay marami silang kahinaan gaya ng utak nila. Madali silang mauto. At lahat ng kanyang lihim ay laging nabubunyag. Sila yung madalas patayin sa labas ng trabaho. Tukmol. Isa sa pinakamababang uri ng trabahador. Sila ang nagsisilbing espiya ng mga nabanggit na uri. Sila ang nangunguleta ng mga impormasyon tungkol sa mga kalaban ng kanyang mga amu-amuhan. Madalas di mo sila mahalata dahil magaling silang magpalingharap ng palihim. Minsan nakaalam mo kaibigan mo sila. Iniiputan ka na pala sa ulo. Ilan lang yan. Madami pang mga uri ang mga makakasalamuha mo sa trabaho. Hindi mo sila maiiwasan. Pero madaming solusyon para hindi sila makakaapekto sa trabaho mo. Yan ay tatalakayin natin sa susunod.